Hey guys! Welcome back to my channel ulit. Ang video natin ngayon guys is tatakay ko, sasabihin ko lang paano ako pumayat kasi guys, nag 150 pounds ako last year guys. So parang from 40 ilang kilo ba ako bago ako umalis? From 42 kilograms naging 58 kilograms ako. Last year kasi guys, nanggaling ako ng US, nag-work ako dun ng isang taon. Tapos, grabe yung gain ng weight ko. Parang from 42 kilograms nung umalis ako dito, naging 58 kilograms ako dun agad-agad. Diba? Parang konti lang naman yung kinakain ko, more on burgers. Yun nga lang kasi matataas yung calorie content nila. Tapos, isa pang dahilan kung bakit ako tumaba dun guys, kasi mas mura ang unhealthy foods noon kaysa dun sa mga healthy foods. Kasi dito sa Pilipinas, ang mura ng talong, ang mura ng ampalaya, ang mura ng mga gulay, di ba? Pagdating doon, ang mahal-mahal. Ang isang pirasong talong na malaki, $3 na yon, which is like around 155 pesos na kaagad dito. Nasa ang mahal-mahal. Pero, pag pumunta ka ng McDonald's nila, McDonald's sa US, guys, makakabili ka ng $1 na burger. O, di ba? Parang mas madali na lang na kumain ng unhealthy foods kaysa bumili ng healthy foods kasi nga ang mahal. Tapos, ipaprocess mo pa siya. Siyempre, kapag talong-talong lang, di ba? Kapag talong-talong lang, pag bibili ka ng gulay, kailangan mo ring samahan ng iba pa, ng karne, ng isda. At speaking, isda ang mahal-mahal din doon. Parang mas mahal pa yung tatlong piraso ng tilapia kaysa sa ilang kilograms? Sa 2.5 kilograms ng pork. Kaya, grabe talaga yung itinaba ko doon kasi syempre nasa US ka, magtitipid una, magtitipid ka kasi isang taon ka lang, isang taon lang naman yung contract mo doon. Pangalawa, syempre nagpapadala ka pa sa pamilya mo kaya titipirin mo talaga para mayroong matira sa iyo at the end of the day. Tapos hindi mo kasi siya mapapansin, unti-unti akong tumataba. Wala akong say sa mga bilugan o sa mga healthy kasi iba-ibang preference naman yan. Yung sa akin lang kasi talaga, mas preferred ko na skinny ako kaysa yung malaman ako. Though sinasabi nila na mas okay ako, guys, nung medyo malaman daw ako. Pero para sa akin kasi, hindi nabuboost yung confidence ko. Parang limited lang yung mga post. Ay hindi, marami pala akong post. Pero marami akong post noon sa Instagram tsaka sa Facebook. Pero piling-pili. Kung maganda yung angulo ko, kung payat ako dun sa picture na yun, yun lang yung i-upload ko. The rest, kapag medyo chubby-chubby na ako dun sa picture, guys, tago ko na lang yun. I-back up ko na lang. Memories na lang yun. Itago na lang yun sa baul. Ganon, guys. Sobrang... Wait, nahulog. Nahulog yung hikaw ko. Ay, never mind. Ayan, wala na lang akong hikaw. Ayun, guys. Yun ang dahilan kung bakit ako tumaba ng mabilis. Tapos, kasi sa US, guys, ang buhay doon, di naman ako nang di-discourage, pero ang buhay kasi doon, trabaho, bahay, tapos siguro ang magiging libangan mo na lang, malling, ganyan. Punta ka na lang ng mall, punta ka ng Starbucks, ng coffee shops, ng mga, establishments, puro establishments lang kasi. Hindi kasi siya kagaya dito sa Pilipinas, no, na pumunta ka lang sa kapitbahay, may mapapala ka na, kukwentuhan na kayo, di ba, barbecue sa labas. Kwek-kwek sa labas, ang dami mong magagawa, unlike sa US. Yun yung dahilan kung bakit ako nakapag-gain ng weight. Kung bakit ko na-achieve yung gantong weight, guys. Nag-workout naman kami sa bahay, tapos nag-apply din kami dun sa, nag-apply yung isang kasama ko dun sa gym. Tapos kami, sama-sama kami. Pero sobrang busy din kasi namin minsan sa work, hindi na rin namin kaya. Tsaka medyo malayo yung gym, kailangan mo rin talagang lakarin ng malayo. So dun pa lang, exercise mo na. Ayun, nakapagbawas din naman kami ng ilang pounds din noon. Pero pag uwi ko talaga ng Pilipinas, ayun talaga ako pumayat. Kasi sa US, kumpara natin, naglalakad ka pero hindi ka pinagpapawisan masyado. Ewan ko, may iba sa klima nila na hindi ka talaga napagpapawisan masyado. Na hindi nag-open yung pores mo para lumabas yung sweats mo. Yun. So pag uwi ko ng Pilipinas, pagkalapag ko ng airport, pawis, di ba? Dito sa probinsya ko, ang mostly na kinakain namin ay isda dahil malapit kami sa dagat at mga gulay dahil ang bahay namin ay nasa bundok. Oo, taga bundok. So yun, parang doon pa lang nakatulong na kaagad sa pagbawas ng weight
ko. Hindi kami masyadong nagpo-pork. Kung siguro nag-pork na ako ng umaga at pork uli ng tanghali, hindi na ulit ako magpo-pork ng gabi. Siguro magpuprutas na lang. Oh, workout. Oo, nag-workout din naman ako. Siguro mga isang linggo lang kasi hindi naman talaga ako dapat mag-workout. Eh, yung kapatid ko, register siya dun sa malapit na gym dito sa amin. Tapos, ginawa niya akong driver. So, hatid sundo ko siya. So, ako naman, imbes na tumunga nga ako doon sa gym, kakaantay sa kanya para matapos mag-gym, edi gumo na lang din ako, di ba? Nag-MM na lang din ako, nag-gym-gym na lang din ako. Pero, nung start na tumigil siya, hindi ko na rin tinuloy kasi wala na rin naman akong kasama. Tsaka, hindi ako masyadong komportable na mag-workout sa gym kasi may, syempre, halo-halong gender. Tapos, hindi mo alam. Ewan ko lang, para sa akin lang. Hindi ako komportable na pag-stretching dyan sa gym na may ibang tao na nakakakita. So, sa bahay lang ako nag-workout pa. Unti-unti, sit-ups, ganyan. Planking din ako. Nag-jogging ako minsan, hindi madalas. Pero more on healthy foods talaga ako, guys. Amazing! Yun yung dahilan kung bakit ako pumayat. Parang ayun, na-boost din ulit yung confidence ko. Kasi medyo malaman pa ako, ang hirap kong maghanap ng outfit. Unlike ngayon, na parang ang easy lang lahat. Kasi parang mandali na lang eh, kahit anong isuot mo. Ayan guys, so tip number one guys, kumain ka ng... kumain ka ng healthy. Huwag mo akong gagayahin. Kumain ka ng healthy. Tapos, tip number two, magpapawis ka, gumawa ka ng cardio, kahit siguro... Lakad-lakad ka lang sa labas, basta makapagpapawis ka lang. 30 minutes walk, siguro pwede na yon, kasi mapapapawisan ka naman natin talaga dito sa Pilipinas, madali lang magpapawis. Tip number 3, healthy lifestyle, guys. Kompletuhin nyo yung 7 to 8 hours sa tulog. So ako, share ko lang din, nocturnal ako. Hindi ako natutulog, hindi ako nakakatulog ng maaga. So ang tulog ko na mostly is from 2 a.m. to 5 a.m. Kahit 5 a.m. ako matulog, natutulog, nag-a-alarm ako ng saktong 7 hours para magising ako. Or kung nagising ako ng mas maaga, itutulog ko siya ng hapon or tanghali. Basta makumpleto ko lang yung 7 to 8 hours. Kasi nasa US ako, ang hirap kasing shift ko, putol-putol. So yung tulog ko, putol-putol rin. Tapos, syempre, pag-uwi ko ng bahay, kakain na lang ako. Tapos, pagkatapos kong kumain, dahil wala nga kaming ganap, walang kapitbahay na pupuntahan, walang balutan na mapuntahan, walang kukweka na mapunta. Kaya, diretso, tulog ka na lang or hilata ka, Facebook, social media accounts, check-check lang, ganyan, nood ng Netflix, nood ng Crunchyroll. Yun lang yung routine namin doon. Trabaho, kain, tulog. Shop. Yun, yung apat lang na yun. So, yun talaga guys. Una, kumain ka ng tama, healthy diet talaga. Pwede naman kayo na kumain ng unhealthy foods. Basta ibawi nyo. Sa pangalawa, mag-cardio kayo. Sit-ups or maglakad-lakad lang kayo, mag-jogging. Ilakad nyo yung aso nyo sa labas. Okay na yan, 30 minutes. Basta mapagpawisan ka lang. Basta meron ka lang activity. Kasi healthy lifestyle is a must. We need to take care of our body just like what God told us to do so. Isang part din yun dun sa Bible na kailangan mo ding alagaan yung sarili mo. Kasama na yun yung keeping your body healthy. Hindi ko sinasabi na yung mga malalaman hindi healthy. Ang akin lang, no? Ang akin lang, mas healthy ako mentally, emotionally, and physically with this body. So, I'm not hating this body. I love this body. I love what God gave me. Gusto ko lang i-enhance siguro yung ibang part by exercising. Pangatlo, yun nga guys, watch your sleeping habit. Yun lang guys, yung dahilan kung bakit ako tumaba at kung bakit ako pumayat. So, wala akong ginamit na supplements. I hate vitamins. I hate medicines. So, wala talaga akong ininom. Natural way talaga kung bakit ako pumayat. Yun lang guys, share ko lang paano ako pumayat. Baka makatulong din sa inyo. Yung 3 simple ways or 3 simple steps na sinunod ko. If you guys like this video, don't forget guys to give it a thumbs up and share it to your friends. And mag-subscribe na kayo kung hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe. And click that bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa.
And guys, from time to time, nag-livestream ako. Nag-share ako ng kung ano-ano lang. And nagbibigay ako ng giveaway. So, expect that in the following weeks. I'll be announcing it siguro sa Instagram account ko or sa Facebook account ko. I'll announce it from time to time kasi wala pa akong Facebook page or website. Yun, wala pa ako nung mga yun. Kasi hindi pa naman ako... Feeling ko hindi ko pa naman kailangan. Ayan, so yun lang guys. Thank you so much again for watching my video. See you again soon. Bye.